Ayan, so mga dapat sundin. So bago po tayo, bago natin 'tong sagutan, dapat alam po muna natin yung mga bagay na dapat natin gawin. So dapat, una po, yung enrollment survey na ito ay kailangan sagutan ng mga nakatatanda, ng mga magulang, or tagapag-alaga ng bata. Next, number 2 is kailangan po muna nating basahin yung bawat informations na hinihingi para hindi po tayo magkamali at yung, para alam po natin yung mga bagay na ilalagay natin sa bawat boxes. Tapos po, kailangan capital letters lahat or malalaking titik. Tapos, kapag hindi naman po applicable na sagutan or walang sagot doon sa tanong na yun, kailangan po natin, ang ilalagay natin is yung NA. So, next, kung hindi po malinaw sa inyo or may hindi kayo alam doon, bago nyo po sagutan, maaari lamang po na magtanong kayo doon sa teacher or sa nakaraang teacher nung bata para po ayos yung form. Next, umpisahan po natin dito sa A. Antas. Antas at impormasyon ng paaralan. So, una dito is dito tayo sa may A1. Taong panuruan. So, ang ilalagay po natin dito is yung 2020. Yan po. Ito yung updated. 2020 to 2021. Next, A2. I-check lamang ang naaangkop. So, walang LRN para po ito sa mga bagong papasok sa school. May LRN, halimbawa, para sa mga mag-grade 1, mag-grade 2. So, kung may LRN, actually, lahat naman po sila may LRN. Next, kung repeater, ito naman po ang i-check. So, A4, baitang na nais ipatala. So, ang ilalagay po natin dito is grade 1 o baitang isa. Huling paaralang pinasukan, lagay niyo po dito is yung, kung sa Gapan South po kayo, ang ilalagay niyo dito is Gapan South Central School. Next, ang ID po ng paaralan natin is 105334. Ulitin lang po natin, kung nais nyo po mag-enroll sa Gapan South, ang ilalagay nyo lang po ulit dito sa A11 is yung Gapan South Central School. Tapos, yung ID po is 105334. Huling baitang na natapos is yung Kindergarten. Kindergarten. Next, address ng paaralan, lagay niyo po is yung Don Simeon Street, San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija. So, ganun din po dito. Don Simeon Street, San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija. Next, huling natapos na taon. So, ilalagay niyo po dito is yung 2019-2020. Uri ng paaralan, sa public po tayo. Next naman natin, ito, ililive po natin kasi pang senior high school na po yan. So, dito na po tayo pupunta sa may B. So, numero ng nakalagay sa PSA. So, makikita nyo po dun sa may gilid na bahagi ng PSA, ito po yung registry number. So, halimbawa,
Ito po yung registry number, 2019-1234. Kalimitan ganyan po kasi yung mga registry number. Next, lahat po ng bata na nagsimula sa paaralan na to, halimbawa sa Gapan South, meron pong LRN. So, i-PM nyo po ako para na rin po sa may privacy tayo, i-PM nyo po yung, PM nyo po ako para malaman nyo yung LRN ng bata. So, halimbawa, ang LRN po is 10-53-34. So, lahat po ng LRN nagsisimula sa 10-53-34. Tapos, halimbawa, 1-2-3-4-5-6. So, ayan po. Next natin is, eto na, dito na tayo sa may B3. Sa B3 na po ah. Dito sa may pangalan. Sa may pangalan na. So, apelido muna ang unahin natin. So, halimbawa, ang pangalan ng bata ay Reyes. O, pangalan na po, Diane. Pagka po halimbawa dalawa yung pangalan, mag-leave po ng isang space doon. And then, Diane Therese. Next is yung buong gitnang pangalan, halimbawa, De Los Reyes. De Los Reyes. Okay, next, yung petsa ng kapanganakan. So, ito po. Una dito is yung buwan. Sumunod yung araw. And then yung taon. So, edad. Halimbawa po, ayan. Kasarian, check lang natin, babae. Next, B10. Nabibilang sa katutubong grupo kung Aita po ba, ganyan, Manobo. De kung hindi po ang lalagay, ang checkan natin is yung hindi. Tapos, dito naman sa baba, ang ilalagay natin is NA. Next, B12, kinagis ng wika. Ang lagay po natin dito ay Tagalog. Sumunod, ang relihiyon, ang ilalagay po natin dito ay Roman Catholic or Christianity. Kung Katoliko o ano. Next naman natin, itong B14 para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Halimbawa, may disability po, may hirap, ano ba, bula, ganyan, may pipe, deaf. So, kung meron po, check natin yung meron. Kung wala, wala naman po. So, sa B15, ang ilalagay po natin is NA. Next, may nagagamit ba assistive technology devices? So, para po ito sa mga may kapansanan niya. Halimbawa, kung wala naman po ang sagot, ilagay niyo na lang din po, wala. Tapos, sa ibaba is NA. So, dito na tayo sa tirahan. Numero ng bahay. 1, 2, 2. Tapos, o barangay 1, 2, 2 Riverview Street, barangay San Nicolas, Gapan City, Nueva Ecija. Tapos, Rehiyon 3. Okay, so dito na tayo sa impormasyon ng magulang. So, halimbawa, ito po. Unahin po natin dito is yung apelido. So, ilagay natin Reyes Sayerio. Tapos, yung buong apelido din po. Next naman natin, pinakamataas na antas na natapos sa pag-aaral. Kung college po, check natin is kolehiyo. Katayuan ng trabaho kung full-time, check po natin yon. Next is para sa nanay naman po. Maiden name ng, ano, ng nanay po ah, yung dalagang pangalan. De Los Reyes. Amelia Lazaro. So, ayan po ah. Ganun din po. So, kung meron na po kayo dito, meron na dito, hindi nyo na kailangan
fill upan itong sa my guardian. Next, dito na tayo sa my second page. Ayan ha. Numero ng telepono, ilagay na lang po natin dito kung wala ay NA. Dito naman po kung wala din ay NA. Kabilang ba ang inyong pamilya sa 4-piece? Kung oo, i-check po. Kung hindi, hindi. Okay, so number, ay sa letter D na po tayo, letter D. Kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning. So, paano po mapasok yung bata sa paaralan? So, kung naglalakad, check. Kung sumasakay sa pampublikong sasakyan, check. Kung may sasakyan po, check. Kung may tagapaghatid, check natin yon. So, ilang miyembro sa inyong tahanan ang mga mag-aaral ngayong taong panuruan ng 2020-2021. So, halimbawa, isa lang. Grade 1 lang. So, yun lang po yung inalagay natin. Next, sino-sino sa miyembro ng inyong tahanan na maaaring tumulong sa distance learning? So, ayan, kung magulang, kung may natandang kapatid, kung may lolo't lola, ayan, so kung may tutor, sige. Next, ano ang kagamitan sa tahanan ang magagamit ng bata sa pag-aaral? So, kung may cable po kayo, check nyo yun, so, non-cable, lagyan natin laptop, halimbawa, at saka cellphone or smartphone. Next naman natin is meron ka bang paraan para makakonect sa internet? Hindi, kung meron, yes. Tapos, paano ka naman makakonect sa internet? Pero po dito sa D5, kung wala kang internet, lagay niyo po wala. Tapos, hindi niyo nasasagutan yung D6. So, may sariling mobile data at sariling wifi. Next, ano-ano ang pamamaraan ng distance learning ang nais mo para sa inyong anak? So, kung online learning, check nyo po. Kung television, check nyo po. Next po, pagkakatutong modular, check naman po. Magkahalong pagtuturo sa silid-aralan, check nyo man kung gusto nyo po yun. Next, ano yung mga hadlang naman po para sa pagkakatutong ng inyong anak? So, kung wala nga po kayong gadgets, yon. Kung kakulangan sa budget para sa loader data, sige. Kung meron nga pong wifi pero hindi naman po ayos ang signal, check nyo po yun. Tapos, nahihirapan na mag-aral mag-isa. May mga kasabay na ibang gawaing bahay. Or kawalan po ng lugar, hindi parang conducive for learning yung lugar. Tapos, may mga sag-apal sa pag-aaral. Ayan, so dito naman po natin lalagay yung lagda sa ibabaw ng pangalan. So, halimbawa, ang pangalan is, ayan. Ayan, so pirma lang po dyan. Tapos, halimbawa, yung date is June 21, 2020. Yan. So, hanggang dun lang po.